Nako, ito ho nga eh, dumoble pa lalo syempre yung pagbabantay ho ng mga otoridad na nga maiulat ang pangatlong kaso nga ng 2019 novel coronavirus sa bansa. Sa pagkalat po nito, napakarami impormasyon ang kumakalat ngayon kung saan-saan, kung paano ba maiiwasan ang sakit. Kaya ngayon pong umaga sa unang hirit, aalamin po natin kung ano yung mga tinatawag na facts or myths, no? Yung mga totoo o hindi sa mga impormasyon na yan na atin pong nababasa at nakikita. Makakasama po natin para ma-explain further kung ano yung mga facts or myth si Dr. Andy Myon Tan, isang internist and infectious disease specialist. Good morning, Doc. Hi, good morning. Yes. O ito na, simulan natin kasi yes. Ang daming-daming mga nababasa tayo, no, sa internet, everywhere. So, social media. Social media na ang nagsasabi ang HIV drugs daw nakakagamot ng NCOV. Fact or myth? Myth. Okay. Myth, okay. Bakit? Okay. Kasi ang HIV drugs talagang designed para dun sa mga pasyente natin na may HIV infection. Mm-hmm. Ngunit pag nagbabasa tayo, meron pong mga ibang pasyente na bigyan ng HIV drug pero sinasabing anecdotal. Kasi wala pang masyadong researches or evidence-based. Kaya myth muna siya as of now. So bawal po muna siyang inumin ng mga HIV drugs if hindi siya pinapainom ng doktor ninyo at kung walang HIV yung patient, hindi po natin muna sila pinaprescribe for NCOV. So talagang wala pa naman kasing nakakagamot. Wala pa po. Oo. Pero meron din ito ha, para lang din alam kasi medyo nakakapanik yung ibang mga nababasa natin. Baka gawin nga, hindi ba? Yes. Katulad nung pagmumumog daw ng bleach, nakakapatay ng mga virus, no? Na tulad po ng NCOV. Fact or myth? Myth. If ito I can yan, say, super myth yan, no? Super myth. Yes. If this is yung basong bleach, sabi ko nga, baka hindi yung NCOV virus yung mamatay, no? Ikaw mismo. Baka yung lalamunan natin ang mamatay. Oo, kasi naman. Ang bleach, yan yung parang Clorox na ginagamit natin. Panlinis. Yes po, and alkaline siya, no? So, pag namumog mo siya, baka magka-liquefaction necrosis or malusaw yung lalamunan natin. So, delikado. Super myth. Wag na wag gagawin, ha? Nako, itabi nga yan. Dapat super nilalayo myth. Yan sa mga yes. bata, ha? Yung pagpahid, ito ha, may sesame oil, okay. Doc, ito may sesame oil. Pagpahid daw ng sesame oil sa ating katawan para hindi daw tayo kapitan ng novel coronavirus. Fact or myth? Myth pa rin yan. Naman, oo. Oo, ang sesame oil, ginagamit yan sa kusina, no? Pangluto. No? And kadalasan, itong mga coronavirus, itong mga respiratory viruses, nakukuha siya via respiratory tract. Ibig sabihin, nakalanghap ka ng laway, droplets. Ng mga droplets, okay? So, maski na isang bote yung ipahid mo sa skin, wala po yan. Myth po yan. Masarap siya sa pangluto. Yes po. At drop lang din dapat. Drop lang din. Eto, fact o myth, Doc? Hindi na daw kailangan magsuot ng face mask kung wala namang symptoms ng NCOV. Fact. Fact. Yes. Okay, bakit? Bakit? Kasi ang pagsuot po ng face mask, at saka in the first place, dapat tama po yung pagsuot, no? Mm-hmm. Ang pagsuot kasi ng face mask is optional talaga, actually. If itong pasyenteng to or itong taong to, hindi naman siya inuubo, walang mga simptomas, walang mga cough, walang mga sipon, okay, hindi bumabahing. Mm-mm. Kasi ang main purpose niya is para hindi mo ma-transmit yung mga droplets mo sa ibang tao. Tama. Yun yung pinaka main importance ng paggamit ng mask talaga. Kung ikaw ang may sakit, mag-mask ka para hindi ka makahawa. Yes po. Okay. At ang puti ho yung nasa loob, yung decolor na nasa labas. Yes, okay. Tama po tayo dyan. Ay, sorry naman, Doc, naunahan ko. Ay, okay lang po yun. Pero ito, no, it's okay. Okay. That's a fact. No, yung colored is nasa outside, yung may white part is nasa loob. Apo. Fact na fact po yun. Ayun. Ito, fact or myth, Doc, pwede raw steam. Okay. Yung mga single-use na face mask para ma-disinfect na at mag-aamit ulit. Pwede okay. ba yun? Myth. Super myth. Okay. Kasi itong mga face masks, they are built for one use lang, one no? Use lang so disposable. Pag nagamit siya, itatapon na po dapat. How many hours again, Doc, pwede wala gamitin? Wala talaga siyang hours na sinasabi. As long as visibly or obviously na madumi na siya, basa na siya, tapon na po. Kasi itong white part na sa loob po to. Mm-hmm. And in fact, itong mga to, made of mga papel lang yan eh. Mm-hmm. So yung mga uhog natin, yung mga sipon natin, kapag dumikit na dyan, very soiled na siya, madumi na, tapon na po yan. In wala fact, nang gamit-gamit. Pag nabahingan mo na nga daw, kailangan tanggalin na. Ideally, tapon na po siya. Mm-hmm. Eto naman, nako Doc Tan, hindi daw kakalat ang NCOV sa Pilipinas dahil mainit ang klima. Fact okay. or myth? Myth. Myth again, yeah. Okay, bakit? Dahil may mga bansa na rin na mga tropical countries, mga mainit na klima, na meron na ding mga cases ng ganung klaseng NCOV. Kahit mainit pa. Kahit mainit, okay? So hindi siya exception na kapag Pilipinas sobrang init, hindi magkaka-NCOV. So myth. Alright. Pero ito dahil ilang beses na natin narinig ito, no, mula po sa ating mga eksperto,
sabi nila para daw makaiwas o makapagpababa ng outbreak o epidemic, okay. No, or pandemic even, okay. Eh, kailangan parati tayo naguhugas ng ating kamay. Ito fact ay super fact. Yan ang fact. Yes. Totoong-totoo. Totoong-totoong. Bakit? Hindi pwedeng makalimutan ang tinatawag nating hand hygiene. Mm-hmm. Ang hand hygiene kasi is paghugas ng kamay with soap and water. So, tubig at sabon. Mm-hmm. Kung walang tubig at sabon, pwede na po yung alcohol na ginagamit natin. Alright. Dahil kapag tayo bumahing, gumamit tayo ng kamay, so meron na siyang mga microbes, bacteria, virus, o kung ano man. At nakipag-shake hands tayo sa iba, naghawak tayo ng upuan, ng kung ano namang surface, pwede po nating ihawa yung sakit sa ibang tao. I see. Alright. At least malinaw okay. Lahat yan. Pero, ipapadescribe ko naman sa inyo, no? Mm-hmm. Para doon sa sinasabi yung pagkakaiba ng outbreak, sa epidemic, and then pandemic. Oh. Okay. Yun naman, pwedeng pa-explain na lang yan. Sige. Pag sinabi kasi nating outbreak, no? It is parang pagbugso ng something new. Okay? So, right now, meron tayong outbreak. Biglang pagbugso, pagsabog ng isang bagong novel coronavirus na infection. Kaya nga novel siya, no? Kasi bago. So, dapat bago or something na biglaan, no? And then, pag sinabi ng epidemic, itong outbreak na to, itong bagong bumugsong infection, okay, biglang kumalat sa isang small group of nation o isang community. Right. Pag sinabing pandemic, from the root word pan, ibig sabihin pan, malaki, lahat, mm-hmm, no? So, itong outbreak na to, hindi lang sa maliit na komunidad, no? Sa buong bansa, sa buong mundo. World, buong mundo. Oh, buong so, mundo. Pandemic na po siya. So, ang NCOV, saan so, siya? So, this is an NCOV outbreak, bagong pagbugso ng right. Isang bagong infection. Alright, okay. Doc, thank you very much. Thank ang dami you very naming much. Natutunan. At thank you sa lahat ng mga ibinahagi niyo po sa aming impormasyong pangkalusugan. Okay.